tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa pinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong ikalawang linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, pinagdiriwang natin ng dakila ang banal na awa ng ating Panginoon, kasama ng relikya ng ating mahal na Santa Teresita ng Banal na Sanggol. Tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon na muling maniwala at magtiwala sa kanyang awang nagligtas sa atin. Kaya upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap pa ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya. Tinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang Jesucristo ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang naming ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibayuhin upang maisaloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong dumanak upang kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol. Sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, naghahati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugda ng lahat ng tao. Bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing po ay purihin, pag-ibig niya ay walang maliw.
Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaya. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Sinalakay ako't halos magtagumpay ang mga kaaway. Dahilan sa poon sila'y napipilan. Dahilan sa poon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Panginooy siyang lakas na patnubay. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Butihing pooy purihin, pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa laki ng habag niya sa atin. Tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa, nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy, upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya makita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
kita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ng Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin ho natin ang mga katabi nating good morning. Mga kapatid, tayo po ay nasa 2nd linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay at ang bati natin, Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus na muling nabuhay para sa atin. At batiin natin ang bawat isa, Happy Easter! Baka ho akala ho ninyo'y tapos na ang Easter. Matagal po ito, ilang araw, 8 araw na po naming pinapaalala sa inyong lahat, hindi pa tapos ang Easter.
Nasa Easter season pa rin tayo, kaya huwag kayong babati ng belated. Mali yun. It's never been too late. Hindi pa tapos ang Easter season. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat, nagdiriwang tayo sa ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Hindi lamang sa pamamagitan, niligtas tayo, hindi lamang sa kanyang paghihirap at pagkamatay. Higit sa lahat, ito ang pinakamahalaga. Niligtas tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Sabi ni San Pablo, baliwala ang ating pananampalataya kung si Kristo ay hindi nabuhay. Kaya ito mga kapatid, ang sandigan ng ating pananampalatayang Kristiyano na natalo ni Kristo, hindi lamang ang kasamaan, ang kasalanan, natalo rin ni Kristo ang kamatayan. Kaya ang lagi kong sinasabi, so ano pang hahanapin mo? Ano pang hindi kayang gawin ng Diyos para sa iyo? Kaya pinapatunayan lamang ng kanyang muling pagkabuhay na siya ang tunay nating kaligtasan. Walang anuman, walang sino man sa mundong ito ang kayang makagawa niyan. Tanging ang Panginoon lamang na totoong tao at Diyos. At yan ay nangyari dahil din sa dakilang awa ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, ang ikalawang linggo ng Easter, ang second Sunday of Easter, ay itinatag ni Saint Pope John Paul II bilang Divine Mercy Sunday. Kaya piyesta ngayon ng Divine Mercy. Ano ang magandang ipaalala sa bawat isa sa ikalawang linggo ng Easter? Sabihin niyo po sa mga katabi ninyo ngayon, may awa ang Diyos. Pakisabi sa katabi po ninyo, tignan po ninyo ang katabi ninyo, may awa ang Diyos. Yan ho ang pinakamahalagang ipaalala natin sa bawat isa. Kaya marami tayong nalalampasan, marami tayong nakakayang pagsubok, problema sa buhay dahil sa awa ng Diyos. Kaya tayo nakakaraos. Ngayong linggo, sama-sama nating inaalala ngayon ang walang kapantay na awa ng Diyos. At yan po ay sa harap din. Itong nandito po sa harapan natin ay ang relic ni Saint Therese of the Child Jesus. Ito na po ang umaga. Pagkatapos ng misang ito, alas 6 ang farewell mass. Ito ang unang beses na dinalaw ng relikya ni Santa Teresita ang ating simbahan. Siya ay patunay din sa malaking awa ng Diyos. Noong mahal na araw, marami tayong nakitang penitensya. Nakita natin ang iba't ibang paraan ng pagtitika, pagsisisi ng mga Pilipino. At hindi mawawala dyan, inaabangan lagi ng buong mundo ang paghahagupit sa likod at pagpapapako sa krus ng ilang Pilipino. Pero tandaan natin, wala nang makakaulit, walang makapapantay, walang makahihigit sa ginawang sakripisyo ni Jesus. Dahil ang paghihirap, ang kamatayan ni Jesus ay hindi kabayaran ng anumang nagawa niyang mali o masama. Pero ito ay ang naging bunga ng kanyang dakilang pag-ibig at awa. Kaya meron tayong Kristong ipinako sa krus. Hindi dahil siya ay nagkamalit, nagkasala. Kaya hindi lahat makinig, hindi lahat ng mga taong dumadanas ngayon ng paghihirap, ng sakit, ay dahil sa sila ay may ginawang masama at mali. Maraming tao ngayon ang dumaranas, baka isa ka sa kanila,
Maraming tao ngayon ang dumadanas ng matinding paghihirap, ng matinding sakit dahil pinili nilang magmahal. Dahil marunong silang maawa. At ngayong linggo, pinapatunayan, pinapaalala ni Kristo sa atin na sa huli, may mapapala, may biyaya sa taong may awa at marunong maawa. Ang ating ebanghelyo ay ang pagpatuloy ng pagpakita ni Kristo sa kanyang mga alagad pagkatapos niyang muling mabuhay. Sa ebanghelyo natin ngayon, hindi lamang yung pinto, hindi lang yung bintana ang mukhang sarado. Mukhang pati isipan at puso ng mga alagad, sarado. Dahil tila nakalimutan nila na paniwalaan at pagkatiwalaan ang mga sinabi ni Jesus sa kanila noon, ang mga tinuro ni Kristo sa kanila noon. Kaya ano ang unang bigay? Ano ang unang bati ni Kristo sa kanila? Sumain niyo ang kapayapaan. Alam ni Kristo ang mga alagad niya, hindi lang lungkot na lungkot dahil para silang iniwan. Ang mga alagad niya, takot na takot sa mga Hudyo dahil baka pati sila hulihin at patayin. Kaya ang gulo-gulo ng isipan, ng kalooban ng mga alagad, ano ang unang bati ni Kristo? Sumain niyo ang kapayapaan. Kumbaga sa atin, kumalma kayo. Nandito ako. Nandito pa ako. Kung ang gulo-gulo ng isipan, kung ang gulo-gulo ng kalooban mo ngayon, makinig kang mabuti. Pakinggan mo ang awa ni Kristo na nagsasabi sa iyo, kumalma ka. Nandito pa ako. Akala mo wala nang natira sa iyo? Nandito pa ako. Sa kabila ng mga ipinakita ni Kristong sugat, peklat, nagawa ng mga taong nanakit sa Kanya, ipinakita ni Kristo ang Kanyang mga sugat at peklat. Sa kabila ng mga sugat na ito na ginawa ng mga taong nanira sa Kanya, pumatay sa Kanya, nagtagumpay pa rin ang kabutihan at awa ni Kristo. At ito rin ang gusto niyang gawin mo pa rin. Hindi man mawala, hindi man makalimutan ng tao at ng mundo, ang anumang dumi, dilim ng kahapon mo, araw-araw sa dakilang awa ni Kristo, nakikita niya ka pa rin may pag-asang tao. Baka masama lang ang gising mo, hindi ang buhay mo. Tularan natin ang mga alagad sa unang pagbasa natin. Pagkatapos ng lahat ng kagipitan, kahirapan, kaguluhang nangyari sa kanila ni Jesus, anong ginawa ng mga alagad? Matapang at sama-sama nilang ipinagpatuloy ang misyon ni Jesus. Si Santa Teresita ang patron ng mga misyonero. Pero siya ay nasa loob lamang ng kumbento. Pag sinabing pagbimisyon, hindi mo kinakailangan lumayo, pumunta sa malayo. Hindi mo kinakailangan maghintay ng mga bagyo, ng kalamidad. Kung nasaan ka, nandun ang iyong misyon. Sapagkat ang misyon ni Santa Teresita ay ang magmahal. Mga kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, ipagpatuloy natin ang misyon ni Jesus. Pakainin ang mga nagugutom. Painumin ang mga nauuhaw. Pagalingin ang mga may sakit. Patawarin ang mga makasalanan. Tulungan ang mga nangangailangan. Kahapon, tayo po ay nagdala ng tulong sa tatlong shelter center sa Cavite. Isa po sa mga pinuntahan natin ay ang Shelter for Young Girls, Bukid Kabataan.
Nakita ko po yung mga kabataang babae na inaalagaan ng mga Good Shepherd Sisters at sila ay nagsisimba online sa Quiapo. Sabi nung isang dalagita, sumigaw siya, "Father, may tanong ako." Sabi ko, "Ano yun?" "Kayo po bang mga pare, nagpa-practice kayo bago mag-misa? Pati po ba ang sermon, pinapractice ninyo?" Nagtawanan ng kaming lahat. Kasi imbis na prepare, practice ang sinabi niya. Pero may isang mahalagang bagay akong natutunan sa kanya. Kahit sa 10 nagsisimba, isa lang ang may gana, dapat pa rin akong maghanda. Hindi sa mga taong hahanga, kundi sa mga taong naghahanap ng awa. Sa pagkapatuloy ng misa natin, sabi ni Santa Teresita, walang maliit sa mata ng Diyos. Gawin mo lahat ng may pag-ibig. Huwag mong gawing hadlang at dahilan ang kasimplihan, ang kaliitan ng alam mo, ng mayroon ka at ng pagkatao mo para may magawa kang maganda at tama. Maawa ka sa sarili mo. May awa ang Poong Nazareno. May mapapala at may biyaya ang taong may awa at marunong maawa. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako na Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala. Dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig. Ang ating pong itutugon, maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Madama at maranasan nawa ng bawat mananampalataya ang awat habag ng Diyos sa pamamagitan ng matiwasay na pamamahala at paglilingkod ng Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, relihiyoso't relihiyosa. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Masumpungan nawa ng mga kapatid nating naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang dakilang awa ng Diyos. Manalangin tayo. Maawaing Diyos, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang mga kapatid nating bilanggo, nagkasala at nagkamali, ang mga biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, ang mga kababayan nating nagsasakripisyo sa malayong lugar para sa kanilang pamilya,
at ang mga kapatid nating walang sapat, mabuting pagkain at tirahan araw-araw. Maawain Diyos, dinggin mo kami. Ama naming maawain, tunghayan mo po kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapalain. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagadakilaan mo, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Santa Teresita ng Banal na Jesus, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag pag-ibig niya'y tunay naging tapat kailanman. Si Kristo'y announcement for recollection. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter recollection sa darating na April 18, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose Didi, Obispo ng Ordaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa banal na piging ng Pasko ng pagkabuhay ay patuloy na umiral sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat din po hindi lang sa inyong pagsisimba kundi sa inyong patuloy na pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa at gawain. Ang mga pinansyal na tulong po ninyo at ang mga material na binibigay na tulong ninyo ay labis naming ipinagpapasalamat. Ang mga bigas, delata, noodles, tubig, kape, yan po ay binibigay natin hindi lang sa araw-oras ng kalamidad, kundi sa ating mga kapatid na kahit walang kalamidad ay nangangailangan ng awa at pagkalinga. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay sanawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating maawaing Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang awa ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,